zusammen. Curse One. Und dann noch gerade am Kiel zusammen. SV Squad. Und dann noch gerade am Kiel zusammen. Hula, 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 hula. Walang magkakapigil, sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Walang magkakapigil sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Palaging ganado bumangon sa kama. Salamat sa Diyos, walang limot ang ama. Mahirap ang manasahan mo, nagiging hawa. Tama mindset lang yan, law of attraction ng kailangan. Gumawa ng milyon-milyon, palawakin ang koneksyon. Iangat ang iyong sarili, tulong sa iba ang mahalagang misyon. Simple lang ang buhay, huwag gawing komplikado. Walang kaso ang pera, basta determinado. Lagi merong mapapala, walang tigil tong ginawa. Tuloy-tuloy tong gagawin, hanggang sa akin makuha. Sa gutom ko'y mabubusog ka sa kalaman. Tulusog ka, pag-angat lang ng lahat. Ang gusto ko na makita sa pangarap ay baliw. Mapagkakamalang retard, sacrifice sa umpisa, sa dulo ang reward. Buong grupo ko'y gigil, sigurado walang hihinto. Wala sa amin titigil, Lunes hanggang Linggo. Yeah, let's do this. Walang magkakapigil, sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Walang magkakapigil sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Ako ba isang kalmado leon na pinatatag na masukan na kagubatan? Taglay ang mentalidad ng mga kampiyon. Nagkangan ng tagumpay sa papatigmaan, mga alam at hinubog ng panahon. Di nagpapigil ang pangarap mahawakan. Nagsumikap na kami ay umusbong hanggang maabot ang kalabakan. Dumaan sa proseso, matinding preparasyon. Kaalaman kasabay ng aksyon, hindi mapihag na magulong sitwasyon. Hanggang mahasa maging matalim, maitarak malalim ang tanim. Mabunga ang aking galing, itinaktan at tadanan sa destinasyon ko'y makakarating. Nakakapanibago, aling pala sa paligid, alibuyak na hangin nakasabay. Matapos sa akin na makapagpagdadami namin sa minapakahabang paglalakbay. Simula na walang hintuan, walang supuan sa pagkangatalibid. Alam mo kung saan na patutunguan, kaya determinasyon ay kikid. Sa pagkakyat, sa tugato, kasabay ng melody ang magkakalas man. Ito'y magsisilbi mo, remedy at tiya. Ano man ang klima ay tuloy pa rin ang marcha. Mithiin, better be ready cause we coming at ya. Walang magkakapigil, sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Walang magkakapigil sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Zander ang pangalan, Vin Diesel ang galawan. Pag dumaan ang tsaliko, malabong mapag-iwanan. Nagsimula ng baguhan hanggang naging General Luzon, Visayas, Mindanao, kasama pati international. Naging may bago na dala, taglay ko na pandayo na pagsabak para abutin kahit gano ka tayo pa. Potential ko ay kayaman ang higit, pilakad din to. Diamante na maituturing na pagkinang ay walang hinto. Dahil sa hindi na namin kailangan na magpahinga ang stamina, tuloy-tuloy hanggang sa mabuksan ang sundot-sundot na pahina. Papasami na mga pangarap, dali na kahit sino ka pang maralita. Natural kang maharlika, kahit sino ka pa ay kasali ka. Kasali ka, hindi pa malakasan. Ito'y pang malakasan. Ito'y pang malakasan. Walang makakapigil, ito'y pang malakasan. Walang makakapigil, sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil. Walang magkakapigil sa amin walang magkakapigil. Walang magkakapigil sa mga pangarap namin laging nanggigigil.
Mahirap ang manasahan mo, nagiging hawa. Tama mindset lang yan, law of attraction ng kailangan. Gumawa ng million-million, palawakin ang koneksyon. Iangat ang iyong sarili, tulong sa iba ang mahalagang misyon. Simple lang ang buhay, huwag gawing komplikado. Walang kaso ang pera, basta determinado. Lagi merong mapapala, walang tigil tong ginawa. Tuloy-tuloy tong gagawin hanggang sa akin makuha. Sa gutom ko'y mabubusog ka sa kalaman. Chak lulusog ka, pag-angat lang ng lahat. Ang gusto ko na makita sa pangarap ay baliw. Mapagkakamalang retard, sacrifice sa umpisa, sa dulo ang reward. Buong grupo ko'y gigil, sigurado walang hihinto. Wala sa amin titigil, Lunes hanggang Linggo. Yeah, let's do this! Walang makakapigil, sa amin walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Walang makakapigil sa amin, walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Ako ba isang kalmado leon na pinatatag na masukan na kakubatan? Tagay ang mentalidad ng mga kampiyon. Nagkangan ng tagumpay sa papatigmaan, mga alam at hinupog ng panahon. Di nagpapigil ang pangarap mahawakan. Nagsumikap na kami ay umusbong hanggang maabot ang kalabakan. Tumaan sa proseso, matinding preparasyon. Kaalaman kasabay ng aksyon, hindi mapihag na magulong sitwasyon. Hanggang mahasa maging matalim, maitarak malalim ang tanim. Magbunga ang aking galing, itinaktan at tatanan. Sa destinasyon ko'y makakarating. Nakakapanibago, aling pala sa paligid, alimuyak na hangin nakasabay. Matapos sa akin na makapagod na dami namin sa minapakahabang paglalakbay. Simula na walang hintuan, walang suuan sa pagkangang talibid. Alam mo kung saan na patutunguan, kaya determinasyon ay kikid. Sa pagkakyat, sa tugato, kasabay ng melody ang magkakalas. Manito'y magsisilbi mo, remedy at tiya. Ano man ang klima ay tuloy pa rin ang marcha. Mithiin, better be ready cause we coming at ya. Walang makakapigil, sa amin walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Walang makakapigil sa amin, walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Thunder ang pangalan, Vin Diesel ang galawan. Pag dumaan ang tsaliko, malabong mapag-iwanan. Nagsimula ng baguhan hanggang naging General Luzon, Visayas, Mindanao, kasama pati international. Naging may bago na dala, taglay ko na pandayo na pagsabak para abutin. Kahit gano ka tayo pa, potential ko ay kaya man ang higit pilakad din to. Diamante na maituturing na pagkinang ay walang minto. Dahil sa hindi na namin kailangan na magpahinga ang stamina, tuloy-tuloy hanggang sa mabuk ang sundot-sundot na pahina. Papasami na mga pangarap, dali na kahit sino ka pang maralita. Natural kang maharlika, kahit sino ka pa ay kasali ka. Kasali ka, hindi pang malakasan, hindi pang malakasan. Ito'y pang malakasan, walang makakapigil. Ito'y pang malakasan, walang makakapigil. Sa amin walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Walang makakapigil sa amin, walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang gigigil. Ayan, hello, 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 good afternoon sa ating lahat. Okay, sa mga first time, hello, hello, ayan. So maganda, maganda, magandang babae ako sa inyong harapan. Hindi, joke lang. So gusto ko lang naman, before tayo mag-start, kailangan, alam mo yung happy. Okay, tanggalin nyo muna yung mga stress sa bahay, yung stress mo sa work, stress mo sa module. Iwan mo muna yan, okay lang ba? Ayan, welcome po sa ating mga first timer here. Okay, live na live po tayo ngayon sa ating YouTube channel.
And kung okay lang guys, click the like. Okay, at the same time, subscribe naman kayo dyan. Ayan, para... Pero before tayo mag-start, ayan, pakisend na po yung link sa mga business partners natin, sa mga first time na invites natin. Ayan, isend na po natin sa kanila. Okay? And before tayo mag-start, meron lang po kung at least tatlong pakiusap. Yan, unang-una, maghanap ka po na maganda at comfortable na place mo ngayon kung nasaan ka man ngayon, nasa workplace ka man, or kung if ever naman nasa bahay ka, punta ka muna sa pinakasulok-sulukan ng bahay niyo kung saan tahimik. Okay, kung mas maganda nga mag-earphone ka para mas marinig mo ako, makapag-focus ka. At the same time, ayan, ito po sa mga first time, adamang meron ngayon. Okay, we are offering a business opportunity. Okay, kung saan, ano ba yung pwede kong gawin kahit nasa bahay lang ako. Yan, so ito pa yung pwede nyong gawin, lalo na ngayong pandemic. Okay, ito po kasing offer namin is an online business. Online-based na po tayo wherein kahit nasa bahay ka, any gadgets na ginagamit mo, ayan, pwedeng-pwede mo po yan gamitin. Okay? Since business to i-offer natin, kailangan maging open-minded ka para at least maintindihan mo naman kung ano yung magandang i-share namin sa inyo. At the same time, lastly, since naumpisahan mo siya, mas maganda guys mapatapos nyo hanggang dulo. Alam nyo kung bakit? Ang pinakamagandang part ng company namin is nasa ending part. So, I advise talaga na mapatapos mo tong live natin. Okay lang ba? Kasi parang nanood ka lang ng movie example, sa sinehan. Okay? Pag hindi mo naumpisahan, hindi mo rin maiintindihan ng maayos Ganun din pag hindi mo napatapos, hindi mo maiintindihan yung kwento nung pinapanood mo. So, ganun din po itong i-offering namin. Pero, yan. Siguro, ready naman yung mga viewers natin, no? Ayan, sa atin, before ako mag-start, before ko i-share itong business, okay lang ba na magpakilala ako sa inyo? Ayan, so mag-share screen tayo, syempre. Share ko sa inyo, guys, sino ba ako, paano ako nagsimula sa front row. Ayan, okay. Then at the same time, ayan, makita nyo naman kung gaano din binago sa akin ni front row. Lalo na po sa mga first time, sa mga wala pong idea. Ayan, bibigyan ko kayo ng konting idea about front row. Pero before yon, i-share ko muna kung paano binago ni front row yung buhay ko. Kasi alam ko marami dito mga first time. So ako din po, first time po ako na-invite sa front row. So this is my name, Australia Malikdem. Yes, pero you can call me Ellen na lang for short. And then I'm one of the team leader of front row. At the same time is, isa na rin po ako sa mga next in line millionaires club ng company. Pero before, sino ba ako nung nagsisimula pa lang ako? So, ayan po tayo before. Ayan. So, huwag niya naman tawanan, ano? So, ito po yung nag-high school and college ako. So, nag-college po ako, ang course ko nang is accountancy. So, ba't ko pinaharap mag-accountancy? Wala, mukhang pera tayo eh. The joke lang. So, gusto ko din talagang magtrabaho sa bangko. Yun talaga yung pinakapangarap ko. Pero, yun, second year college ako, may isang tao nag-invite sa akin, personal, nilapitan niya ako. Sabi niya sa akin, baka gusto ko daw ng part-time. That time, ang galing ng timing niya kasi naghahanap talaga ako ng part-time before. Kasi nga, ayun, kulang din sa baon. So, nag-interested ako. Pero sabi niya sa akin, front row. Nung narinig ko yung salitang front row, medyo ano ko eh, parang naririnig ko na yun, parang negosyo yan na. Ang hanap ko kasi trabaho, yun kasi yun nasa mindset ko nun. Pero sabi ko, why not pakinggan ko, why not tignan ko yung offer niya since hindi ko pa naman talaga totally alam yung front row, pero naririnig ko lang siya. Okay, so lumapit ako, pumunta ako na orientation nila, nakinig ako. Then, ayan, dati rin po akong working student sa school namin. So, 4 hours po ako nag-duty niyan everyday. So, sinasabay ko pa yung study ko, yung pag-working ko, at the same time, pinasok ko na din yung front row. So, after ng klase ko, ginagawa ko din siya. So, parang kayo din, kung ikaw nag-work ka, kung ikaw nag-module ka, lalo na sa mga nawalan ng work or sa mga tambay lang sa bahay, ba? Diba? So, kaya mo din gawin tong front row. So, ginawa ko siya part-time lang nung simula. Ayan po yung kasama ko dyan na lalaki. Ayan po yung nag-invite po sa akin. Hindi ko po yan kakilala. Nagtiwala na lang ako sa kanya. Then, ayan po, dumating yung point na kumikita na pa ako ng 8,000 in just 1 month.
Yan. So, iniipon ko po kasi siya kasi may goal po akong bilhin dati. Ang goal kong bilhin dati, cellphone. Wala kasi akong cellphone nung pangit eh. Kaya sabi ko, pag kumita ako sa friend ko, bibili ako cellphone. Then, tinuloy ko siya. Maganda kasi kumikita ko ng 4,000, 3,000, 8,000. Linggo-linggo po yan. Yun po yung maganda sa front row. Kaya alam mo, dumating sa panahon, since kumikita na ako ng 8,000 sa isang linggo, sinubukan ko na mag-full-time. So, nung nag-full-time po ako sa front row, pumunta po ako ng Cebu City. Ayan, mga ignorante. First time ko makasakay niya ng airplane. Okay, ang kasama ko niyan is isa po sa mga mentors ko dito sa front row na talagang tumulong sa akin simula nung pagka-join ko sa front row. Ayan po yung dalawa kong mentor katabi ko. Yan, Sir Jeffrey and si Sir Xander. Yan po is sa mga patunay na nag-million na po sila sa front row. And then, ayun, tinuloy ko nga yung front row ko sa Cebu. Hindi po ako tago doon, wala akong kakilala, walang relatives, as in zero friends. So, ano ginawa ko? Siyempre, inopen ko yung Facebook ko, nag-add ako ng mga taga Cebu, in-invite ko sila, pinresent ko sa kanila yung front row. Alam mo, maganda, nagustuhan nila, dumami members ko. And then, that's the time na nagta-top 6 na po ako sa buong Cebu. Diba? And top 9, buong Cebu ulit. So, kinita ko dyan, that's 28,000 in just 1 week. It's my first time na makareceive ng ganyan kasi yung 28,000 na yan, yung iba kinikita yan ng iba sa work nila ng 2 months, diba? Lalo na kung professional, kaya yung iba nga 6 months na nila yan eh. Eh ako, 1 week na lang sa front row. So, nagtuloy po yung blessings natin. Eh, nakapasok na ako ng top 4, top 9, top 5, top 1, top 3. So, bakit ko pinapakita sa inyo? Kasi, I'm proud lang. Kasi nung nag-aaral ako, hindi nagiging proud sa akin yung parents ko. Kasi nga, di nga ako nagtatop. Diba, yung mga grades ko, puro palakol. Kaya sabi ko, at least dito ko nalang galingan sa front row para naman maging proud yung parents ko, diba? And ayan, after 4 months ko sa Cebu, ayan, kumita po tayo ng 100,000 pesos. Alam mo, nakaka-proud dyan. Ako po yung pinakabata na umakyat sa stage sa batch namin. So, 19 years old pa lang po ako that time. That was August 2018. Ayan, and syempre, nagtuloy pa na hanggat sa nakakapasok na ako ng front row superstar. Ito naman po, buong front row po ito, guys. So, nag-top 95 po ako dyan. Ito naman, top 98. Yan, nagtuloy-tuloy siya. Even nung pandemic, hindi po kami tumigil. Yung iba kasi nung pandemic, tumigil eh. Diba? Na-bankrupt, nalugi yung mga negosyo, nawala ng trabaho. Pero alam mo si front row, nagtuloy-tuloy po. Pati income namin nagtuloy-tuloy. Kahit nasa bahay lang kami. Ayan po, nag-top 42 po ako. And then ito ulit, October 29, nag-top 43 and top 8 worldwide. At the same time, ayan. So, para makita nyo po yung summary ng ano natin. Kasi online po tayo ngayon eh. So, recorded po yan. So, ayan po para makita nyo record. Yan. Ang kinita ko po that time is 26,000 in just 1 week ulit. And then, ito lang. Share ko lang din noong February 12. Ayan. Ang sarap kasi na Valentine's ko. Kasi, yan, nakapasok tayo ng top 92. So, kumita lang naman po tayo dyan ng 32,000 in just 1 week. Diba? So, maganda din yan, hindi lang sa kumikita ka, na-enjoy mo pa, which is ito po yung isa sa mga namimiss ko is yung mag-travel. So, ang front row, pag part ka ng front row, may mga travel yan, diba, libre lang ng company. So, maganda lang kasi, na-enjoy mo yung kinikita mo, diba? And ito, share ko na lang din, nung pandemic lang din, ayan. So, kinita po natin is 192,000 lang naman. So, 'di ba, nag-start yung pandemic last year. Actually, nag-anniversary na nga, 'di ba, nung March. Pero alam mo, maganda kasi since yung company namin nag-innovate, nag-upgrade, so kahit online na natin 'to ginagawa, kayang-kaya pa rin natin kumita. And then bakit ko pa rin sinisipagan? Kasi po, ako po yung breadwinner sa family namin. Ayan, so ito pa yung pinaka-reason ko din ba't ako talaga tinutuloy 'to, sinisipagan ko. Okay, kasi wala pong ibang maasahan sa amin. So, yung mother ko, syempre, matanda naman, alangan naman, ipag-working ko pa, diba? Eh, matanda na nga, senior citizen, lalo na ngayon, pandemic, diba? Malay mo, ano pa ng virus. Tapos yung kuya ko naman, fresh grad po siya ng criminology. Ganun din po, ay hirap maghanap ng trabaho, hanggang ngayon, wala pa siyang work. So, sino na lang po asahan sa family namin, kundi ako. Kaya sabi ko, swerte ko nga kasi may front row. Diba, swerte ko kasi may sumalo sa akin. Diba, may sumalo sa buong family ko. Eh, what if wala?
Diba? Kaya ikaw, mas kung ikaw nawalan ka ng trabaho, mas kailangan mo itong friend throw. Diba? Actually, ngayong simula ng pandemic, ang dami na po din namin natulungan. Okay na, non-members and members ng friend row. Okay, and ayun, siguro naman, ito shinare ko lang naman sa inyo kung paano ko nag-start and bakit ko siya ginagawa. Pero ito na yung dapat abangan nyo dito. Okay, share ko na sa inyo yung business presentation natin. Yes, sa mga first time, hello po. So this is friend row. Yan, kung makikita nyo, even celebrities ginagawa na nila to. Ayan, so I'm sure naman familiar kayo dyan. And ang friend row, yan kung hindi nyo alam, Hall of Fame na po kami as 7 years in a row. Most trusted multi-level marketing company in the Philippines. Alam nyo kasi, di ba, maraming mga company na tinatawag natin na is company. Diba? Pero eto, makikita nyo talaga, kung ikaw naghahanap ka talaga ng kumpanya na mapagkakatiwalaan, eto na po to. Diba? Nakikita mo na sa harap mo mismo. Ayan po yung mga natatanggap natin mga awards. Ayan, naka-display yan mismo sa office namin sa Manila. And ito lang din ng Asian Networkers Convention and Expo. Ayan, 2017, were awarded as Best Company of the Year. Ayan, and syempre naulit-ulit yan noong 2019. Pero ito, by this time, Best Global Company na po. Okay, and sa mga swerte nyo kasi meron na po tayong over 150 branches nationwide. O hanapin mo kung nasan ka ngayon, kahit saan ka po, diba? Diba? Andyan yung front room, mali mo, katabi mo lang pala yung office namin, diba? And syempre meron din tayong mga international branches. So meron tayong Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi, yan, India, Japan, Canada, US, UK, South Korea, Singapore, and Taiwan. And syempre gusto ko din shoutout yung mga international members po natin ngayon. And alam ko marami pong nanonood abroad ngayon sa live natin. Ayan. And ngayon, bakit ganun ka successful yung company? Ito po yung pinaka-humble and generous owners po natin. Gusto ko lang pakilala si inyo, our CEO, si Sir Sam, and si President po natin, si Direk R.S. Francisco. So, konting background lang po sa presidente natin. Ayan po, makita nyo dito, dati po siyang best actor for Boy in Chic. Pero actually, pinaka-ano niya talaga, ginagawa niya before, is siya po yung sa mga siya po yung nagdi-direct ng commercial, okay? Pero yun, mas pinili niya yung passion niya, which is pag-artista. So, yun na po yung ginagawa niya. Pag-artista po, baka napapanood nyo na rin yan sa ABS-CBN. And meron din po siya dito na theater act din, wherein ginanap nila itong M Butterfly, kung saan lahat po ng tickets, lahat po ng profit dito is napunta po sa mga 20 beneficiaries po. Diba? Ganyan po kabait talaga yung owners natin. Ito naman si Sir Sam, konting background lang din po sa kanya. Dati po siyang civil engineering, top 2 bypasser nationwide. Pero ayun po, ang ginawa niya na lang, since nakita niya sa negosyo ang mas malaking kitaan, ang ginawa niya, nagnegosyo na lang. Hindi na po siya nag-apply ng trabaho as civil. Diba? So yan, isa na po ito sa mga successful business owners dito sa Pilipinas. Yan, so na-awardan na din po na Visionary Leader of the Year 2019. And ito, nakaka-proud lang din. Siya na po yung isa sa mga president ng Maserati Philippines. Ayan. Kung gusto nyo malaman, pwede nyo po i-search sa Google. Ayan, lalabas po yung pangalan niya. Siya po yung brand president po dito ng Maserati sa Pilipinas. Yan, meron din po tayo dito, Front Row Cares, kung saan ito naman, nag-music festival kami noong 2018. Yan, lahat din po ng tickets, ng profit na kinita ng Front Row dito, actually hindi nila tinago, kundi binigay po nila sa mga beneficiaries po ulit natin. So ito yung tinatawag namin na the biggest charity. Diba? Grabe. And hangga ngayon din. Diba? Hanggang ngayon din nag-ano sila, tuloy-tuloy Front Row Cares pa din. Yan, ito pa yung mga sample. Frontliners are heroes. Lubos ang kanilang sakripisyo para sa atin ngayong panahon ng COVID-19. Kaya bilang suporta sa kanila. Bilang suporta sa kanila. Kaya bilang suporta sa kanila at sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan apektado ng krisis. Front Row. Front Row. Front Row. Front Row pledges 100% of its product sales from May 1 to 31. Maraming salamat sa Front Row dahil itong ginagawa. I-donate po din ang lahat kung kikitain ng Front Row, Lux White, Lux Renew,
Anong produkto meron sila? Yan po, pinagkaloob ni Sam Bezosa at ni Ars Francisco. By staying in the safety of our homes. By staying in the safety of our homes. By staying in the safety of our homes and purchasing front row supplements. And purchasing front row health supplements. Purchasing front row health care supplements. Automatic tayo nakakatulong. Automatic na tayo nakatulong sa nilaban na ito tulad ng COVID-19. Let's give back to all our heroes on the front line and practice self-care. Tayo po ay makiisa at makibahagi sa aksyon ng front row para sa ating mga frontliners. Tayo ay magkaisa at makibahagi sa aksyon ng front row para sa ating mga frontliners. Sama-sama, babangon tayo. Sama-sama, we heal as one. Front row, para sa bayan. Ayan, diba? So, actually, yan, holiday pala ngayon, diba? Araw ng mga kagitingan. Ayan, so happy holiday everyone. So, ito kasi yung honors namin, parang sila yung nagsilbing heroes talaga natin. Kung di nyo alam, ayan, dahil po sa sobrang yan, kabaitan nila and sobrang generous, ayan, na interview po sila live on CNN Philippines. Ayan, and then na-featured rin po tayo sa Inquirer.net. Ayan, and of course, ay nakikita din po tayo dito sa Philippine Star Magazines noong 2018. Na-featured po yan, yung dalawang honors natin. Ayan po. Ayan, yan po yung mga sample awards din nila. So, nag-special award po sila for entrepreneurship. And sa Men Who Matter din, na-featured din sila. And meron din po tayo dito, ayan, sa mga own magazines po natin, yung Game Changers, The Network Kings. Okay, and of course dito, isa din po tayo sa mga, actually, tayo pa lang po yung na-featured na network marketing sa Forbes Asia. Diba? Nakaka-proud lang din. And syempre, yung mga biggest celebrities natin, yan, naging part na din po sila ng Frento, like si Vice Ganda, mga Miss Universe, of course, Miss Catriona Gray. Isa po yan sa mga ating naging partner din po sa mga project niya, yung Young Focus. Yan, sa rin po tayo, nag-sponsor po tayo dyan ng 500,000 pesos. And of course, pang-worldwide tayo guys, even si Floyd Mayweather, isa po sa ating mga brand ambassadors po. Yan, and syempre sa mga mahilig sa K-pop, yan, Momoland, yan, part din po natin sila. Syempre yung idol niyo, si Miss Anne. Yan, sa rin po sa mga brand ambassadors natin. Yan, sila Jessica Sanchez, Regine Velasquez, Sharon Coneta. And syempre, yan po, yung mag-ama, sila Gary V and Sir Gab. Of course, syempre, si Cherry Hill, isa rin po sa mga brand ambassadors natin. Syempre, di naman papahuli yung Team Pacquiao. Isa rin po sila sa mga brand ambassadors din po natin, yung business partner. Syempre, alam ko, araw-araw kayong tumututok sa Tutok to Win. Ayan, so isa rin po tayo sa mga biggest sponsor po and part po ng company. Ayan, para makita nyo. Syempre, sa mga mahilig mag-basketball, isa rin po tayo sa mga naging sponsor sa PBA. Ayan po. And syempre, ayan, sabi ko na-featured po tayo sa Inquirer. Yan kung saan, ayan, nag-live po. Halos na puno ang buong Philippine Arena ng front row members na dumalo sa ginanap na 10th anibersaryo ng number one multi-level marketing ng Pilipinas na front row. Para sa taong 2019, ito ay may temang Front Row All In. This event, it's actually a Thanksgiving. A lot of people have been saying it's an anniversary, but for me, it's actually Thanksgiving. It's just a big way of saying thank you to you guys, to the members who we call family, to our believers who have helped us amplify our voices. Tinatayang nasa mahigit 50,000 katao ang dumalo sa nasabing event na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na nakasuot ng white attire. Ilang kababaihan ay dumating, yes, na naka-long so white natin gown at white. Diba? So, ginanap po namin yung 10-year anniversary ng company natin, which is, ayan, nagpabigay po tayo ng brand new house and lot, 10 cars, free tours, cash, and cell phones and iPads, diba? Sa swerte ng mga naka-receive.
And ngayon, nakita nyo na yung background ng company natin. From this time, i-share ko naman sa inyo ano ba talaga yung talaga ino-offer namin, which is yung health, beauty, and wellness. Which is, yan yung pinakakailangan natin ngayon. Kailangan natin maging healthy, guys. Diba? Lalo na ngayon, COVID. O, syempre, beauty. O, pati nga lalaki ngayon, nagpapaganda na. Diba? Nagbe-beauty care na yan. And wellness, dito sa front room, marami po talaga yung maman dito at kumikita. Okay, so start natin sa products. Syempre, lahat naman ng negosyo, kailangan may products yan. So ito pa yung products natin. Yan. Siguro na-discuss ko na lang sa inyo one by one. Yan. Start tayo dito sa pinaka best-selling product naman, yung Lux White Enhanced Glutathione. Ito from the word gluta, minsan sinasabi, puputi ka lang dyan. Diba? Pero sa amin po kasi enhanced type. Ang gluta kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, may dalawang type yan, yung enhance and reduce. Yung reduce type na gluta, yun po yung mga injectable, yun po. Pero ito yung sa atin kasi enhance type. Ito pa tinitake po siya. And then yung Lux White po natin is master antioxidant. So it cleanse our kidneys, our lungs, okay, and other internal organs natin. And tayo po yung pinakamataas na nagbibigay po ng per capsule po kasi is 775 milligram po tayo. So makikita nyo kung gaano ka-effective yung Lux White natin sa ating mga proud users like si yan, yung ex ko, charot. Diba si DJ, ayan, sa mga ayan, proud users natin ng Lux White. And of course, ayan din po, ayan, like sila Christina Blue. Ayan po, even po sa boys din, gumagamit din po sila ng Lux White natin. Nakikita nyo yung before and after nila, diba? Yan, and that's why na-featured po. Tinubuan ng mukha, K. Ganito ang madalas sabihin kapag makikita mo ang picture ni Jem. Simula kasi nung college ako, tinubuan ako ng pimples. Sobrang dami talaga. Yung nag-work po kasi ako sa Japan, 4 years ako din, factory worker ako. Nag-worsen siya kasi outdoor yung workplace ko. Hindi lang kahihiyan sa kanya ang kondisyon sa balat. Nauwi pa ito sa depression. Yung loob niya, parang kalamunan. Pero skip na lang natin yung video natin. Pero at least nakita niya naman, di ba, kung gaano ka-effective yung Lux White natin. That's why, okay, yung Lux White is awarded as the most effective vitamin supplements. And next natin, the Lux Protect. I suggest and I advise, i-take nyo to. Kasi kailangan natin to ngayon. Ito po kasi yung Lux Protect namin sa grape seed extract. So, 50 times more powerful than vitamin C and vitamin E. It fights stress, fights fatigue, and boost your immune system. So, kailangan kasi sa panahon ngayon, malakas yung immune system natin para hindi tayo makapitan ng yan, virus, di ba? Mga sakit. And yan din po mga even mga celebrities, yan mga models, and mga miss, yan si Gazzini, yan sa mga users natin ng Lux Protect. So Lux Protect is awarded as the most potent energizing supplement. And here naman yung Lux Slim, ayan, kailangan to ng mga girls na, ayan, alam mo yon, yung mga nataba na dahil sa quarantine, diba tinatawag na nga tayong quarantine. So sa mga walang time mag-exercise, pero alam mo yon, tinatamad ka. Yan, ito maganda i-take mo siya kasi ang maganda dito sa Lux Slim natin is L-carnitine and green tea extract na po yan. So, dito ang maganda sa effect niya is yung fats may ko-convert niya lang into energy kasi non-laxative type po tayo. Hindi ito yung pag tinake mo mag-LBM ka every time, hindi po yon. Ito is pagpapawisan ka lang. Okay, so isa po sa mga producers natin, si Sir Nathan, isa po yun sa mga mentor namin. Yan, from 200 pounds 170 pounds. Totoo yan. Kausapin mo sarili mo, Nate. I-accept. Sabi mo, Nate. Nate, totoo yan. 170 ako. 170 ako. Sumunod ka. Sumunod ka. Okay. Ayan. Diba? And yan, yung, alam mo yung tabs niya, naging abs na, diba? And sa mga girls, sa mahilig sa mga Anli, sa mga milk tea, sa mga chocolates, ayan, so, eto naman, yan, mga nakasama ko sa Cebu City, talagang, alam mo yun, tumaba na talaga siya. Then, di na nakapag-tisag, tick na po ng Lux Slim. So, ngayon, yan na po siya, diba? Sobrang sexy, hot na siya. And yan, Lux Slim also is awarded also as a most effective weight loss supplement. Ayan, yung mga idols nyo, yan din po yung mga ginagamit nila.
Okay, and our last food supplements here is yung Lux Renew, the 8 berry extract, the most powerful berries sa iba't ibang lugar. Ayan, pinagsama po namin yan in just 1 mega capsule. So andyan po yung blackberry, cranberry, blueberry, pomegranate, acai berry, goji berry, mangosteen, noni fruit. So para saan po ito? For anti-aging, anti-cancer, anti-diabetes, eliminate leukemia cells, helps prevent UTI, good for the heart, improve eyesight, and rich in antioxidants. Okay, so yan. Even sila Sir Gov, yan, ginagamit po nila sa Ligari. And syempre yung mega natin si Ma'am Sharon Coneta. And meron din po tayo dito mga sabon, yan, sa mga nagtitipid. Pero to maganda siya kasi meron tayo dito 3 types of soap, yung 01. Yan, dito ko po mag-start. Okay, so i-enlighten niya po yung maaknis mo. Yan. Ito naman yung 02 natin is your second step, so oatmeal exfoliant. And yung step 3 mo dito na po sa orange papaya natin. Yan, ito na po yung pag-maintain mo. Okay, so yung mga products po natin, bakit ganun ka-effective? Kasi made in USA po yan. Hindi po yan ginawa sa tabi-tabi lang. And approved din po tayo ng halal. So sa mga Muslim po natin, mga kapatid dyan, ayan, pwedeng-pwede nyo din po i-take yung ating products. Okay, approved din tayo ng FDA, Food and Drug Administration. So safe po ang mga products natin. And sa mga mahilig sa mga cosmetics, ito po yung magandang i-share ko sa inyo na ginagamit ko din. Ayan, so yung pinagsama na natin dito yung BB and CC cream sa isang stick. So meron siyang available shade. So ayan, depende sa skin color mo. Okay, yan, isa po sa mga users natin dito si Miss Catherine. Actually, I've been using this for a month na. I'm using this, the DD stick from Front Row. I like this, sinagamit ko siya for taping kasi mayroon na siya sunblock to protect my skin since parati ako na sa outdoor sa mga locations namin. It's very light, it's good for your skin, for sensitive skin, and it hydrates the skin, especially me parati dry skin ko dahil sa puyat, sa sun exposure at all. So I need something na kaya kung paano yung lifestyle ko. And I've been using this and so far gusto ko siya. Okay, sobrang dali lang siya gamitin. So once you open it, yan, stick siya. So super dali lang siya i-apply sa face. Ganyan. And also sa other side, may brush siya. So mas mabiblend mo pa siya. So for the girls like me na ayoko maraming madaming dala, you can, yes. So for example, naglagay ako, I can use this as a mirror and then just blend. And then, maganda sa kanya, it has SPF 50. Hi, this is Catherine Bernardo, and I love Front Row. Ayan, diba? Ayan, yan yung sa mga ginagamit din ni DJ. In-offer niya pa kay Catherine, which is na-featured yan sa movie nila na The House of Us. Okay, so meron siyang brush. Napaka-handyball na lang siya. Kahit saan mo, sa bulsa mo lang ilagay, pwedeng-pwede. Okay, ito naman, for our body, syempre malapit na mag-summer, ayaw mong umitim, diba takot ka sa araw. Ito po, meron kami in-offer dito yung Insta Bright. From the word Insta, instant put ito pag in-apply mo kaagad sa skin mo. Okay, so ayan siya. Makikita niyo yung before and after dito sa pictures na papakita ko sa inyo. Diba? Hindi siya sticky, sobrang bango. As in, and then waterproof po. Hindi po siya madaling matanggal sa katawan natin pag nilagay mo. Not unless maghihilod ka. Diba? Ayan. And then, pag consistent mo yan ginagamit, di mo namamalayan, pumuputi na. So, pwede mo ilagay yan sa kilikili mo, sa singit, sa tuhod. Ayan po. Okay, so ito din po yung mga certificates natin of registration para makita nyo na legit po tayo. Okay, even yung products natin. Ayan. And of course, ito na po, dito na tayo sa wellness, in which is micro business opportunity po yung ino-offer natin. Wherein, sa maliit na puhunan, may opportunity kayo kumita dito sa Front Row. So, hindi lang po 5K, hindi lang po 10K ang pwede nyo kitain dito. Which is every month, ang potential income mo dito kay Front Row is 600,000 pesos monthly. Monthly guys, monthly, hindi a year, diba? Pero ayan, baka magulat ka, wow, ang laki naman. Pero hindi po yan magic. So, lahat ng bagay pinaghihirapan. Okay, so meron tayo dito mga ways of earning kung saan. Ano ba yung gagawin mo para kumita ka sa Front Row? Number one, okay, product sales or direct selling. By this time, once na member ka na ng Front Row, ma-avail mo na yung mga products natin ng 50% discount. Lifetime po yan. Okay, ngayon, what if naman nagbenta ka? Ang lux weight kasi natin is 2,980
SRP. Ngayon, since member ka, ma-avail mo na lang yan ng 1,490 pesos. So, pag nakabenta ka, magkano kinita mo? That's 1,490 pesos. So, alam mo yun, 100% profit ka. Swerte din po kasi dito, wala tayong quota. Wala tayong quota. Ibig sabihin, kung ayaw mo magbenta, okay lang. Kung gusto mo naman, go lang din. Pero I suggest magbenta ka. Alam mo kung bakit? Example nga lang, Okay, makabenta ka lang nandito na isa, dalawa, or sabihin na lang natin nakabenta ka ng top, or sabihin natin 10. Okay, 10 na Lux White. So, pag tinotal mo yung income mo dyan, 15,000 ka agad. Eh di parang nag-work ka na din ng isang buwan sa trabaho, ba? Diba? Pero dito, posting ka lang, nakaupo ka lang, ba? Diba? Eh, syempre, sa mga ayaw na naman magbenta, pwede ka dito sa direct sales commission. Ito naman po, 1,000 for every front row package sold. So, pag nakabenta ka naman ng isang package, may 1,000 pesos ka. So, pag 10 package yung nabenta mo, may 10,000 ka. Pag 20, 20,000 din. So, ganun po. And then, yung number 3, yan, ito yung pinaka-the best dito at pinaka-gusto ng lahat. Less effort na kasi to guys. Pero, may bonus ka pa na 2,500 for every sales match. So, siguro discuss ko na lang si inyo ng mas malinaw. Mas clear. Example, nagpa-member na kayo kay Front Row. So, magkakaroon kayo ng left and right sales force. So, binary system tayo. So, ang kailangan mo lang, at least makabenta ka ng dalawang package. So, kanino ka magbebenta ng dalawang package? Pwede sa katabi mo, di ba? Pwede sa kapitbahay mo, kahit kanino po, pwede. So, what if si friend A mo bumili ng isang package. So, bumili siya sa'yo, may 1,000 commission ka. Lagay natin sa left. So, yung isang friend mo, bumili din ng package, lagay natin sa right. So, may 1,000 ka ulit. So, total of 2,000 pesos. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi nga, di ba, may third way of earning pa tayo. Kung naalala nyo, yung sales match na sinabi ko kanina, na pag may left and right ka, automatic madidetect yan ng system natin, may 2,500 ka. Okay, dagdag pa yon. So, magkano total mo? 4,500 pesos na. Dalawa pa lang yan na na-refer mo. Diba? What if, syempre, yung friend A si friend B mo, maghahanap din yan ng pagbebentahan niya ng package. Okay, so what if sila din nag-refer? Kumita din sila ng 4,500 katulad mo. Ganun din si B. Pero dito, by this time, wala kang ginawang effort. Pero since under yan ang account mo, may left and right ka na naman, okay, sa'yo mapupunta yung sales match ulit na 2,500. Another sales match, 2,500. So, kung titignan mo dito, 5,000 yung dinagdag sa kinita mo, pero wala ka namang effort na ginawa that time, diba? So, pero nagtotal ka ng 9,500. Eh, what if may mga kakilala ka ng mga chismosa, diba? Na nakita nila, nag-post ka. Alam mo naman mga chismosa ngayon sa Facebook, diba? O nakita nila, gumanda ka, pumogi ka, kumikita ka, o na-curious, sumali din sila sa friend road. Let's say si friend C. So, saan natin siya ilalagay? Sa, pwede sa left, pwede sa right. Pero example na lang natin dito sa left. Ang tawag natin doon is spillover. So, tinulungan natin yung dalawang members mo dyan na magkaroon din ng members under nila. Pero since ikaw yung nag-invite kay C, sa'yo mapupunta yung 1,000 pesos na commission. So, nagtotal ka ng 10,500. So, si yung natulungan mo, mag-invite na lang yan ng isa na lang. Okay? So, kikita din siya ng 3,500. So, natulungan mo siya. Tama? Ngayon, sa part mo, ang tawag mo dito, magiging waiting to be paired mo na lang sila. So, maghihintay lang tayo sa right side mo na may pumasok. So, pag yan, nakapag-refer siya ng isang package, so, kumita siya ng 1K. Then, yung na-refer niya, nag-refer. So, kumita din siya ng 1K. So, kumikita din yung mga members mo kung nakikita mo. Pero, yan, since member mo sila left and right, may sales match ka ulit. 2,500, another sales match, 2,500 pesos. So, that's total of 15,500 kaagad. So, yan tinatawag natin na fast return of investment. Diba? Ito, good news pa yan kasi hindi pa nagtatapos dyan. Bakit? Okay, infinity po tayo. Tuloy-tuloy po yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Diba? Tuloy-tuloy po ang pag-o-offer natin ng business. Okay? Then, meron pa tayo dito yung tinatawag namin na front row rewards. Ang kagandahan dito kasi magpo-purchase ka lang minimum of 2,000. So, pag once na nakapag-purchase ka na yung tinatawag namin na activation, okay, every time na nang mapapurchase mo, may 5% ka na marireceive. Ngayon, yung first level mo, makukuha mo na ba doon 3% pag sila ay bumibili ng products. So, sa second level mo, 3%. Sa third level, 2%. Sa fourth level, 2%. Okay, example.
Okay, nag-activate ka worth 2,000 pesos. So, syempre, automatic may 5% na babalik sa'yo yon. So, that is 100 pesos. Eh, what if yung first level mo, okay, nag-purchase din sila, tig to 2,000, nag-activate din po sila katulad ng ginawa mo. Pero may 3% ka pa rin makukuha doon. Magkano? 360 pesos. What if yung second level mo, diba, ganun din, meron kang 36 people, nag-activate din po sila, may 3% ka, magkano yan? 2,160. Okay, for your third level, ayan, you have 216 people, nag-activate din sila, so may 8,000 ka ulit doon. And what if naman dito sa fourth level mo, syempre, dumami na sila, lahat po sila nag-activate yung 1,296 katao. Diba, nag-activate sila, so may 2% yung makukuha mo doon, that's 51,000 pesos. So, nag-total ka dito ng 63,100. Diba, eh, ang ginawa mo lang, diba, nag-activate ka lang. Diba? And of course, dito, para makita mo din, what if, ayan, meron kang tatlong package sa left, tatlong package sa right, ang sales match mo 2.5 times 3, nagtotal ka ng 7,500. Cash po yan. Pero sa fourth sales match mo, makukuha mo na lang po yan as gift certificate. So, ang gamit ng gift certificate po natin is, pwede mo siyang ibili ng product. So, di ka na maglalabas ng cash dyan. Pakita mo lang yung gift certificate mo. And maganda niyan, Ma'am Ella, kailan po namin makukuha yung income. Ayan, makukuha niyo po yung income niyo dito every Friday. Ang kagandahan niyan, ilan ba yung Friday sa isang buwan? Iba, apat. So, ibig sabihin, sa front row, pwede kang kumita 4 times in a month. Diba? And, syempre, yung iba nga, 5. Diba yung meron yung mga months na 5 yung Friday? And, yan, para sa mga nag-assurance dyan na okay ba yan? Stable ba yan? Okay, safe ba yan? Ayan, from the word safety. Ayan, meron tayong safety net dito. Allowed lang po tayo 12 sales match a day. So, ang sales match, kung matandaan nyo, that is 2.5. So, 2,500 times 12, that's 30,000 per day. And, 2,500 also times mo yung, or let's say yung 30,000, i-times mo yan sa 7 weeks. Okay, that is 150,000. And 150,000, times mo yan sa, ayan, 4 na linggo sa isang buwan, that is 600,000 monthly, diba? Per month. Kaya nakita nyo naman siguro kung paano na-derive yung pinakita ko kanina na 600,000. Ngayon, what if, Ma'am Ella, sumobra yung kinita ko dyan? Let's say, sabihin mo 35,000 yung kinita mo in one day. Okay, so yung 30,000 na yung makukuha mo. Yung 5,000 po, mapupunta na po yan sa company. So, okay lang ba kumita din yung company natin? So, saan dinadala ng company yon? Sa mga charities po, sa mga offices natin, sa mga product development, and sa mga free tours, ayan po. Diba? And ngayon, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung front row. Ang pinaka-question na lang dito is, how to join? Paano naman kaya kumita? Diba? I mean, paano sumali sa front row? Okay, so ayan. Just avail our platinum package. So, ang platinum package mo, meron tayong Lux White. Mamimili ka kung anong set ang gusto mo. Lux White All-Star. Kung gusto mo naman laklakin lahat ng products natin, Platinum 1, 2, and 3. So, dito, meron pang kasama yan na sales kit. Mga brochures yan ng mga products natin. Online portfolio. At pinaka nagustuhan ko dito yung leadership and personality training. Marami kasi dito nag-join na, paano yan? Hindi ko naman alam yung gagawin. Hindi ko naman alam paano magnegosyo. First time ko lang dito. Okay lang po kahit first time ka. Kasi kami dati lang din naman kami naging first timer. Nagkataon na lang yung front row may mga free training. So walang bayad yon. And ang pinakamaganda yung all access website. Alam nyo kasi kung magpapagawa ka ng website, 60,000 po yon. Pero sa front row meron ka ng own website mo, na kung saan dyan mo mamomonitor lahat ng mga transaction mo sa company natin. So, hindi ka na po magbabayad ng 60,000 pesos. Okay, ngayon, magkano naman tong package? Ayan, mura lang. Nakita nyo naman sa screen niya, diba? Ayan, 14,988 pesos lang naman po. Diba? Baka yung iba nagulat, oh? 14K, 15K, laki naman yan. Okay, actually, kung usapang gastusin, oo, malaki talaga yan. Diba, hindi mo nga kayang gastusin yan sa isang araw lang eh. Pero, usapang negosyo. Ah, diba yung negosyo na iisip mo na sa halagang 15,000 lang may negosyo ka na? Diba, parang malabo kasi business permit pa nga lang ngayon, ang mahal-mahal na eh. Tama? So, anong negosyo yung kaya mong ipatayo sa 15,000 na kung saan kikita ka ng 600,000?
Diba? Wala, sa front row lang yun. Kaya yung 15,000 mo, sobrang mura na lang po yan. Kasi nakita nyo naman yung future nyo pag ginawa nyo yung front row. Diba? Yan, so maganda, makapag-start na din po kayo. Yan. And para makita nyo din, oh, sige, what if nag-start na ako sa front row? Ano naman yung future ko dyan? Guys, ito po yung future nyo dito. Marami po dito, different walks of life. May estudyante, may working. Diba? Nakumita ng malaki dito. Yan o, makikita nyo dyan sa stage, eh, may mga kumita ng 9 million, 4 million, 1 million. Okay, dito kasi guys, pag once na kumita ka ng 1 million and above, ayun, i-recognize ka na po as Millionaires Club. So, ang front row po created na po, nag-create na po tayo ng mga 2,000 plus and still counting na kumita na po ng million sa company natin. Yan po yung mga sample. Diba? And ito, pinaka-mentor po namin sa team natin, yan, si Sir Richardson Hernandez. Kumita po siya ng 5.9 million pesos last 2012. Ngayon, siguro umaabot na ng 100 million yung total income niya. Pero alam mo ko siya na ako naging proud. Hindi naman sa kinita niya eh. Alam mo ko siya na ako na-amaze. Kung sino lang siya dati. Alam nyo guys, dati lang po yan, estudyante. Diba, estudyante, nag-aaral lang, diba? Pero alam nyo, yan na po yung nangyari sa kanya. Hindi lang po yan. Siyempre, nakabili na rin ang mga pangarap niya. Like yan, bumili siya dati, first car niya, second hand, diba? Tapos yung kumita pa siya ng mas malaki, in-upgrade niya ng Montero Sport, ng Ford Mustang, Chevrolet Stingray, Lexus, and now, naka-Ferrari. Diba, dating estudyante, wow, naka-Ferrari ngayon. And you can follow him sa TikTok po, ayan. Yan, sobrang sikat yung Ferrari niya sa TikTok ngayon. And then, na-awardan na rin po siya dito. Yan, sa gala. Yan, isa sa po sa mga, ano natin yan, sa mga, alam mo yun, na-awardan po sa dyan. Last 2019. Ayan po. And ngayon, ito na po yung before and after ng bahay niya. Alam nyo, maganda dito guys, halagang, lagi kasi namin tinatanong, sabi namin, Sir Richard, magkano po yung bahay nyo, magkano yung nagastos mo dyan? Kasi pang lahat naman tayo nangarap, di ba, magkabahay eh, di ba? Ngayon kung gusto mo mangarap magkabahay, tanungin mo kung magkano. So tinanong namin, magkano yung nagastos niya, alam mo, sagot niya lang sa amin, sabi niya, 4988 lang yan. Diba? Totoo naman eh. Kasi kung hindi siya naglabas ng 15,000 before, hindi mangyayari yan sa kanya. Diba? Sinipagan niya lang po eh, tatanungin niyo ilang years na siya sa front row. 11 years na po siya. Sa tingin niyo, sulit ba? Sulit ba yung 11 years niya? Sobra. Diba? And ito naman sa mga na-invite niya din po. Barkada niya din po, tropa-tropa niya, si Sir Xander Ronald Alex. Pero dito, ayan, kumita siya ng 1.5 million last 2013. And yung background niya naman po, ito malupit, professional. Nursing. Diba? 3 years po yan nagtrabaho pero nag-resign siya kasi wala naman nangyari sa kanya for 3 years niya sa pag-nurse. Pero sa front row, kumita na kaagad siya ng million. Ngayon, isa na po siya sa mga yan, naka-Dutch Challenger. Yan. Kasi nakaka-believe lang kasi alam mo kung sino lang naman yung mga naka-Dutch Challenger ngayon, sila Daniel Padilla, diba? Pero siya, grabe. Diba? Mukhang artistahin na. Yan, so yan, si Shasha. And of course, ayan din po, nakapagtayo na rin po siya ng house and lot niya na din. Diba? Ayan po. Grabe lang, kasi sila po yung mga naging mentor po namin dito sa company natin. Which is yan din po yung magiging mentor mo and then yan din po yung magiging future mo dito sa front row. And ayun, of course, ito na, natapos na. Actually, hindi pa tayo tapos ha. So, hindi pa tayo tapos. Ang maganda dito, guys, at least, diba, naipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung, ano natin, yung business. And kanina na, napindot ko yung pictures na ipapakilala ko sa inyo. Kasi before tayo mag-end, guys, syempre, ayoko naman tapusin tong moment na to. Ayoko palagpasin tong moment na to na hindi ipakilala sa inyo yung talagang tumulong din po sa akin personally. Noong na-invite po ako, siya po talaga yung nag-present, siya yung nag-mentor sa akin. Alam nyo guys, noong dati po, hindi ko siya kakilala ha, pero mine-mentor niya ako noong nag-aaral pa lang ako, part-time ko lang siya ginagawa. Noong na-meet ko siya, kumikita pa lang po yan ng 2K, 3K ata per week, ganun, 5K pa lang. Ganun lang po yung kinikita nyo noong na-meet ko siya. Pero by this time, okay, nung ano lang, last February ata, ayan, na-hit niya na po yung first million niya sa front row. So ngayon, gusto ko ipakilala sa inyo yung mentor ko, yung tumulong sa akin ngayon.
And nung simula at hanggang ngayon, ayan, di ko na, maganda kasi siya na yung mag-share ng story niya eh, para mas ma-inspire ka pa. Okay, and syempre ayoko naman ikwento lahat. Gusto ko lang na introduce sa inyo ng maayos yung pinaka, ayan, maganda dito yung Paolo Abolino ng team natin. Ayan, pakilala ko na sa inyo si Sir J.R. Hidalgo. Ayan. Yo, what's up guys? Hi, hello. Rinig ba? Okay ba? Sige. Ayan, thank you Ma'am Ella. Napakaganda naman ni Ma'am Ella. Napakaganda ng presentation. And what's up guys? Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. So sa mga ibang viewers natin all over the world, good morning o kaya good evening. Ewan ko kung nasang part ka ng mundo ngayon eh, kasi mga viewers natin right now, pansin ko kanina hindi lang mga taga Pinas eh. Kasi meron akong nakita from Kuwait, from USA, from Japan, from Taiwan. So iba't ibang parte talaga ng mundo na, ayun nga, ang maganda kasi dito sa front row, tama yun, di ba, kahit nasaan ka, pwede mo nang gawin to, di ba, kahit nasaan ka, pwede kang kumita dito. So ganun kaganda yung front row. And ayan, gusto ko lang din naman i-share din sa inyo. By the way, I'm JR Hidalgo. So po, isa po ako sa mga, yan, member po ng front row. Isa po ako sa mga natulungan ng front row din na magbago yung buhay. Na totoo po yun, from estudyante. Ngayon, kumita na rin po ng milyon. And the good thing, ayan nga po, gusto ko lang i-share sa inyo. Ano ba yung naging journey ko dito? Diba? Ano ba yung nakapagpabago ng mindset ko? Nakapagpabago ng thinking ko? So paano ko ba ginawa yung front row? Para makita nyo lang, kasi meron kasi dito mga ibang tao nagtatanong, di ba, na totoo ba talaga yung front row? Marami ba talaga nagbago buhay dyan? Kasi as you can see kanina, di ba, na sinabi ni, a while ago, yung sinabi ni Ma'am Ella na front row created more or less 3,000, di ba, na millionaires club ng front row. And, ayan, ngayon, para at least makita nyo lang din kung totoo ba talaga na kumikita ng million dito. So, I'm gonna share my story. So, para makita mo din, paano ba nangyari, paano ba ako nag-start dito, and ayan, okay na ba, so this is my background, okay ba, so Ma'am Ella, pa-click na lang, no, ayan, this is my background, dati po akong estudyante po, na nagpa-part-time po ng security guard, the joke lang, so dati po akong estudyante, pero pumapasok lang, hindi po talaga nag-aaral. Ayan, shout out sa mga estudyante na pumapasok lang, 'di ba? Mahiya ka naman, 'di ba? So, ayan po, and sa kabutihang palad, nakita ko yung front row. Actually, that time perfect time kasi graduating ako. So, alam naman natin pag sinabing graduating, 'di ba? 'Di ba? Doon na natapos yung ano, doon na natapos yung buhay mo kasi pagka-graduate mo, wala ka ng pera, 'di ba? So, doon na mag-iumpisa talaga yung reality ng buhay. Kaya ako nagpre-prepare ako that time na pag ako kumita ka ako, 'di ba? Yun yung gagamitin ko pang apply, pang exam, pang pasakay agad ng barko. And ayun, sa kabutihang palad, actually finul time ko yung front row. And ito yung taong nagdala sa akin dito. Yan po yung taong nanggulo po ng buhay ko. So dati, ayan, nag-comment lang din naman ako in Facebook, in groups, sino dito gusto mag-part-time. So syempre, ayan, akala ko before work. And then sabi niya sa akin, meet daw kami. And medyo awkward, 'di ba? Kasi lalaki, 'di ba? Men to men, 'di ba? Ayoko naman ng ganun. So, sa sobrang kulit niya, sabi niya sa akin, sige na, check mo lang, wala naman mawawala kahit 'wag ka munang sumali. So, 'yun yung naging usapan namin, kaya napasama din ako. So, sabi ko sa kanya, okay, sama ako pero hindi muna ako sasali, titignan ko lang muna. And alam mo, sa sobrang ganda ng front row, pag-upo ko doon, 'di ba? Pinatapos ko yung presentation. Alam mo, at the end of the day, nagustuhan ko yung negosyo. Nag-join ako ng front row. So, ayan, wala akong pera. Sabi ko nga, sa nag-invite sa akin, naku naman, di ba, kaya nga ako naghahanap ng part-time para kumita ng pera, tapos maglalabas ako ng pera. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, kahit hindi ka naman mag-front row, maglalabas at maglalabas ka din naman ng pera. Di ba, nung nag-aral ka, di ba, naglabas ka din naman ng pera para pang tuition fee, pang allowance, pang boarding house, kahit magtrabaho ka din naman eh. Maglalabas at maglalabas ka din naman ng pera, 'di ba? Pang-apply, pang-requirements, 'di ba? Pamasahe, resume. So, kahit hindi ka mag-front row sa kahit anong bagay, maglalabas at maglalabas ka din naman ng pera. So, sabi niya sa akin, why not? This time maglalabas ka ng pera, pero yung pera mo may kapalit na products at weekly, 'di ba? Lifetime kang pwedeng kumita. Sabi ko, maganda 'yan, ah. 'Di ba? So, I did front row part-time. So, after school, pag wala akong pasok, so pansinin mo guys, naka-uniform pa ako noon, na ginagawa ko 'tong business na 'to. 'Di ba? Kasi dito ang maganda dito, may mga training dito. As in zero knowledge ako, wala akong alam sa negosyo. Sabi sa akin ng nag-invite sa akin, 'di ba, na turuan kita, ako bahala sa iyo dito. And ayun, nakinig ako sa kanila, tinuruan ako.
And actually, nagustuhan ko talaga yung product. Unang-una pa lang pinakita sa akin yung Lux White. Sabi ko gusto ko siyang itry, kaya I tried Lux White. So as you can see dyan, di ba, sa screen natin, medyo hindi mukhang tao tayo noon, di ba? Kasi ang itim, kasi yung bahay natin, laking probinsya tayo, napapaligiran tayo ng bukid, di ba? Kaya I use Lux White, so ngayon sobrang pogi na po natin. Yeah, and then I use DD Stick. And sabi sa akin nang nag-invite sa akin, uy, na-try mo ngayon mag-invite. Sabi ko, paano? Kung paano ka lang mag-invite sa Dota, di ba? Sa ML, di ba? Sa mga video games, sa birthday, sa galaan, ganun lang din gawin mo. Pero this time, mag-i-invite ka, di ba? Ikaw naman yung kikita. Sabi ko, maganda yan. Kaya, yun, ginawa ko, yan. Una kong in-invite, mga kakilala ko, di ba? Yung mga hindi ko kakilala, actually, sobrang mahihain ko, hindi ko nagawa yun. So, yun, inuna ko talaga yung mga kakilala ko. And the bad thing, yun nga, makala ko mag-join, di ba? Pero some of them hindi. Di ba? Kasi ganun naman talaga eh. Kung sino pa yung kakilala mo, yun pa yung madalas hindi maniwala sa'yo. Kung sino pa hindi mo kakilala, yun pa yung maniniwala talaga sa'yo, tama ba? Kaya, more on, majority ng mga sumali talaga sa amin dito. Mga hindi talaga namin kakilala. Mga strangers talaga. And ayan, first, actually ito yung pinaka-reason ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na, yun nga, nung nakita ko yung front row kasi, na-amaze din ako na yung spare ako at the same time. Kasi nakita ko yung mga speaker nun. Mga bata, kumikita ng malaki, nakakatulong na agad sa magulang. Kasi that's my goal. Diba, yun yung pinaka-ultimate goal ko talaga na, diba sabi, kaya nga ako nag-aaral eh. Diba, para sabi ko, pagka-graduate ko, pag nakahanap ako ng magandang work, nakasakay ako ng barko, kumita ako ng malaki, kumita ako ng maganda-ganda, pwede ko nang patigilin yung mama ko. Diba, sa pagtuturo, kasi my mother, nag-work po siya for 30 years. Diba, as a teacher, diba, father ko naman, contractor lang naman yan eh. So, minsan walang trabaho. Tama ba? Kaya, ayun, bata pa lang talaga ako, is, gusto ko na talagang makatulong, gusto ko na talagang kumita. Diba, kasi minainsit sa akin ng mga parents ko na mahirap kumita ng pera, wala akong ipapamana sa'yo, diba? Kundi yung edukasyon lang, yung pag-aaral mo lang. Kaya, nag-aaral talaga ako before. And then, yun nga, gusto ko lang makatulong din naman sa kanila, kaya ako ginawa yung front row. Pero, bad news, sobrang negative po ng mama ko. Diba? Nag-away pa po kami noon, sabi niya sa akin, tigil-tigilan mo yan. Akala ko matutuwa, kasi syempre, nag-negosyo ako eh. Diba? Para makatulong din naman eh. Diba? Akala ko matutuwa, sasabihin nila na okay yan, gawin mo yan, para hindi ka hingi ng hingi sa amin, para makatulong ka. Pero kabaliktaran, kung ano yung ine-expect ko, alam mo sabi niya sa akin, di ba itigil mo yung front row na yan, pinunta kita dun sa school mo para mag-aral ka, hindi para mag-business, hindi para mag-front row. Mag-focus ka dun sa pag-aaral mo. Pero alam mo sabi ko sa kanya, ma, maganda kasi yung front row, gusto ko siyang subukan. Di ba? Pero alam mo sabi niya sa akin, mamili ka yung school o yung front row na yan. Alam mo, tinigasan ko lang ulo ko. Sabi ko, ma, give me ano, kumbaga, give me time, di ba, na gawin ko yung front row. Pag walang nangyari, balik ako sa pag-aaral ko. Diba kasi yung school di naman yan mawawala eh. Diba? Pero pag may nangyari, sabi ko, itutuloy ko tong front. Alam mo, sabi niya sa akin, bahala ka sa buhay mo. Diba, simula ngayon, pag ikaw kumita dyan, hinding-hindi kami makakahingi sa'yo. At hinding-hindi kami hihingi sa'yo. Medyo, alam mo, yung bumagsak yung mundo ko nun. Kasi alam ko yung parents ko yung unang susupport sa akin. Pero in the end, diba, yun pala sila pala yung unang hindi maniniwala sa akin. Pero alam mo, yun nga, pinanindigan ko lang talaga, 'di ba? Nag-decide lang talaga ako, sabi ko. Ako nakakita kasi ng front row, eh. 'Di ba? Ako nakakita ng negosyo, alam ko yung pwedeng mangyari sa akin dito. Pwede akong kumita ng malaki, pwedeng magbago yung buhay ko. 'Di ba? Kaya kahit na disagree sila, 'di ba ginawa ko pa rin kasi lahat po ng decision na ginawa ko, actually, ang dami kong decision sa buhay na ginawa ko pero hindi ko nagawa. Tama ba? Kasi bakit yung decision nila yung sinunod ko, 'di ba? Yung gagaya ng course na kinuha ko ngayon, ayaw ko naman 'yun, eh. Pero yun yung kinuha kong course kasi yun yung gusto nila. Kaya nung nakita ko yung front row, sabi ko kay mama ko, ma, minsan lang naman ako magde-decide. Diba? Pagbigyan nyo na ako. Diba? Kasi ang tandaan mo, ang decision naman guys, diba? Wala naman mali eh. Diba? Walang maling decision unless papanindigan mo talaga. Lahat yan magiging tama, panindigan mo lang. Kaya ako pinanindigan ko. Diba? And then yan, kumita agad ako dito for the past days and past weeks ko, I was able to earn $4,950. Pwede na sa akin yan kasi imagine, magkano lang allowance ko noon. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Ma'am Ella. Actually nung na-meet ko yan si Ma'am Ella, ang kinikita ko lang po noon 2,000, 3,000, 4,000, nagre-range lang po diyan. So imagine guys, at saka imagine nung nakilala ko yan sila Ma'am Ella, nag-aaral pa sila noon. Nag-aaral pa lang din po ako noon. 'Di ba? So yan, pwede na sa akin, malaking bagay na, malaking tulong na kasi ako medyo kulang na kulang po talaga yung baon ko noon kasi 1,000 paano magkakasya naman yun isang linggo kaya sabi ko, laking bagay na talaga to. Diba? Pero alam mo, maganda dito. May mga tao kasing tutulong sa'yo dito eh.
'di ba? Kahit wala kang alam sa ganitong klaseng negosyo, may mga trainings, 'di ba? Na kahit wala kang alam mo 'yon, as in knowledge sa ganitong klaseng negosyo, okay lang 'yon kasi bakit? 'Di ba may mga magtuturo naman sa iyo dito, may mga taong tutulong naman sa iyo dito. Kaya sabi sa akin ng mga upline ko, 'di ba, na why not 'yun nga? Dati kasi hindi pa ako nagtotalk, hindi pa ako ganito marunong magsalita din. Sabi sa akin, mag-present ka. 'Di ba? Ikaw naman yung mag-ano kumausap ng mga tao. 'Di ba? Kung gusto mo lumaki yung income mo, sabi niya sa akin, 'di ba, gawin mo 'yun. So ako ginawa ko lang din, pero good thing ayan, after two months of doing front row, actually ayan kumita ako in 2 weeks, gumawa ako ng video encashment ko kasi alam mo nung dati, nung ang dami kong ini-invite noon, alam mo ang daming hindi naniniwala, sabi sa akin, sasali na ako pag kumita ka, sasali na ako pag may nangyari na sa iyo. And then good thing guys, isipin mo, 'di ba, in 2 weeks diyan ako kumita, magkano 'yan? More than 50,000, 'di ba? Isipin mo, that's my first time na humawak ng ganyang kalaking pera, hindi binigay, hindi hiningi, lalo hindi ko kinupit 'yan, 'di ba? Isipin mo, galing sa sarili mong pinaghirapan. And naalala ko yung sinabi ni Papa ko noon, sabi niya na alam mo yung mahirap kumita ng pera, 'di ba? Well, tama nga naman, mahirap kumita ng pera kung ikaw nagtatrabaho ka sa labas, 'di ba? Kasi maliit yung income eh, pero nung nakita ko yung front row, sabi ko, dito mabilis yung pera basta masipag ka. 'Di ba? Basta matiyaga ka na gawin tong negosyo na 'to, kasi bakit kung masipag ka, yung sipag mo dalhin mo dito kasi yung kapalit ng income mo yung effort mo. Tama? And then ayan, so yun nga, na-meet ko yung mga mentor ko. Ito talaga yung mga taong tumulong sa akin nung nag-i-start ako. Alam mo, sabi nila sa akin, kasi yung time na yan, di ba, na yun, nakita nila siguro na medyo, yun nga, na-notice talaga na, oy, patong tao na to, napaka-dedicated, di ba, napaka-seryoso gawin yung negosyo. So sabi nila sa akin, nung kinausap nila ako, try mo pumunta ng Ilocos. Sabi ko, paano? Parang hirap kasi never pa ako nalayo sa parents talaga eh, di ba? Never pa talaga ako na, alam mo yun, umalis doon sa comfort zone ko, na which is sa amin. And sabi niya sa akin, kung gusto mong kumita ng malaki, kung gusto mong palakihin yung income mo, kung gusto mong may bagbago pa talaga, kung gusto mong kumita ng million, punta ka ng Ilocos. Diba? Sabi ko, diba, grabe naman yan, diba? Paano pag walang nangyari, diba? Paano pag hindi ako kumita? Paano pag, alam mo yun, wala sa akin mangyari dito sa, ano, pagpunta ko sa Ilocos. Alam mo, sabi nila sa akin, diba? Dito kami yung nasa likod mo, kami yung backup mo. Whatever it takes, so tulungan ka namin. Diba? So kahit hindi ko kaya, isipin mo naniwala sila sa akin. Kasi imagine, sabi nga dito, a mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. Kasi isipin mo, may mga bagay kasi minsan na, alam mo yun, may mga bagay kasi tayo na hindi natin alam na kaya natin, pero ibang tao yung magsasabi sa atin na kaya natin. Imagine tong mga tao na to, hindi ko naman kakilala. Diba? Hindi ko naman kaano-ano yung mga yan. Taga Pangasinan ako, yung isa taga Pampanga, yung isa taga Manila. Pero isipin mo, hindi ko kakilala, hindi ko kakadugo, pero sila yung taong nag-angat sa akin, tumulong sa akin. Tama ba? Kaya ayan, buti na lang. Buti na lang, nakinig talaga ako, di ba? Buti na lang, sinunod ko yung sinabi nila, ginawa ko yung sinabi nila, kasi ganun naman eh. Di ba? Kung gusto mo maging successful, sabi nga, kinig ka din sa mga successful na tao. Tama ba? Kung gusto mo may magbago sa buhay mo, di ba? Sundin mo yung mga taong nagbago din talaga yung buhay. Kaya I did, di ba? Until, ayan, it happens. 'Di ba na yung sinasabi nila before, madodoble yung income mo. Ayun, nangyari nga po. 'Di ba yung 1 month or yung 1 week, yung 2 weeks income mo noon, 1 month income mo noon naging 1 week income na lang, 'di ba? Diyan ako kumita, 33,000, 37, 47,000. Sabi ko sobrang sulit. 'Di ba? Tsaka for you to know guys, kasi yung pinang-join ko talaga noon, pinangutang ko lang po 'yun. 'Di ba? Nakakahiya, 'di ba? Pero sabi ko nga, yung magulang ko nga, 'di ba? Ilang taon nang utang para sa kinabukasan ko, para sa pag-aaral ko. Sabi ko, it's time para makabawi naman. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, sulit. Diba? Sulit yung pangungutang ko, sulit yung paggawa ko ng paraan. Diba? Hanggang nagtotal ako in 3 months, 240,000. Diba? Imagine, nakakabaliw. Kasi, sipin mo, ang gusto ko lang noon, 2,000, 3,000. Yun lang naman eh, okay na ako doon. Diba? Hindi naman ako nagangad ng 600,000 gaya ng pinakita ni Ma'am Ella. Pero sabi ko, okay na. Diba? Kung papalarin, maganda. Diba? Pero kung hindi, okay na ako noon. Diba? Kasi imagine 240,000 in just 3 months, napakalaking bagay na po yun. Kasi, imagine guys, kung ikaw normal kang empleyado or nagtatrabaho ka sa labas and kumikita ka ng 10,000, do you think malaki? Siguro, diba, kung wala kang pinapaaral, pinapakain, binubuhay. Diba, pero kung mayroon kang pamilya, may binubuhay ka, diba, may pinapaaral ka, may pinapakain ka, grabe guys, sobrang liit po nun. Kasi, isipin mo kung kumikita ka ng 10,000 isang buwan, in just a year, times 12 mo yun, that's 120,000, right? Diba? So you need to work 2 years bago ka kumita ng 240,000. Pero imagine ang kinita ko dito. Kinita ko siya in just 3 months. So ano yung point ko?
ito yung gusto kong sabihin sa inyo na pag ginawa mo yung front row, tandaan mo, ang unang-una mong kikitain dito, hindi naman yung pera eh. Ang pinaka-masisave mo dito, hindi naman talaga yung money. Alam mo, ang pinaka-masisave mo dito, yung panahon, yung oras, di ba? Yung edad mo. Di ba? Kasi ako, alam mo, sabi ko nga, I'm 26 right now, hindi ko na kailangan mag-abroad. Hindi ko na kailangan makipagsapalaran sa labas na maghanap ng mga trabaho. Diba, hindi ko na kailangan makipagbakbakan talaga sa labas. Kasi lalo alam naman natin, sobrang hirap po ng buhay ngayon pag nag-work ka talaga sa labas. Kasi hindi mo alam, malay mo yung mga makakasalamuha mo may COVID. Oo, kaya mo. Diba, ang tanong, diba, pag nauwi mo ba yung virus na yan, yung pamilya mo, kaya ba yung virus? Diba, kumikita ka nga ng malaki, pero ang tanong, safe ka ba? Tama ba? So, yun nga, sabi ko nga dito, yun yung na-realize ko, yun yung na-save ko dito na sabi ko hindi ko na kailangan talaga makipagsapalaran talaga sa labas. And ayan, syempre pag kumikita ka ng malaki, 'di ba, nakakasama ka sa mga party, sa mga exclusive gatherings ng front row, mga kasama mo mga artista. Sabi ko hindi naman ako artista, 'di ba? Artistahin lang, 'di ba? And ayan, ito, sakto ito, gusto ko lang kwento din sa inyo itong nagkaroon ng pandemic last year. So, alam naman natin, syempre pandemic, ang dami nawalan ng work, daming nahinto yung buhay, daming naapektuhan. 'Di ba? Lahat naman tayo naapektuhan eh. 'Di ba? Lahat naman tayo talaga is alam mo 'yon, nahinto talaga yung buhay. Pero the good thing kasi guys, sa front row, pag front row ko, dito ko nakita talaga ito yung kagandahan ng negosyo na 'to. Kasi yung iba nawalan ng trabaho talaga. Nagsara yung kumpanya eh. So nawalan ng income. 'Di ba? So ang maganda dito, sabi ko nga negosyo 'to na pwede mong gawin online na. Yan, imagine kumita ako 37,000, 41,000. Nagtotal pa ako 74,000. Sipin mo nasa bahay ka lang. Ito kasi yung negosyo na pwede mong gamin online. May cellphone ka, gadget ka, internet ka. Pwede ka nang kumita dito eh. Tama, sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business would soon be out of business. Kasi ang sa panahon ngayon, pinakauso po negosyo eh. Ang pinakauso, online business. Kasi pansinin mo, ang dami mong kakilala dyan sa labas. Ayaw mag-online nun. Hindi naman nag-online nun. Pero bakit ngayon nag-online na? Tama ba? Baka may kakilala ka dyan, dating piloto, pero nag-online na. Dating nurse, nag-online selling. Di ba? Dating flight attendant, nag-online selling. Ang point ko kapatid, sa panahon ngayon, hindi ka kasi pwedeng maging maarte sa trabaho eh. Hindi ka pwedeng maging mapili sa ginagawa mo. Tama ba? Ang tanong kasi sa panahon ngayon guys eh, sa ganda ba ng trabaho mo ngayon, di ba? Maganda din ba yung kinikita? Di ba? Or sa ganda ng trabaho mo ngayon, safe din ba yung ginagawa mo? Or safe din ba yung pinagtatrabahuan mo. Tama ba? Eh, ang maganda kasi dito, online siya. Nasa bahay ka na, kasama mo pa pamilya mo, di ba kumikita ka? Tama ba? Kaya isipin mo yung iba, bakit ginagawa yung front row? Hindi naman talaga nila linya. Tandaan mo, sa panahon kasi ngayon, kahit hindi mo linya, lilinyahin mo talaga eh. Kasi bakit kailangan mo? Hindi ka pwedeng maging maarte kasi sa panahon ngayon eh. Ang kailangan mo talaga ngayon, maging madiskarte. Tama, kasi magiging maarte ka sa panahon ngayon, wala kang makikitang trabaho, ikaw yung masusunod. Pwede siguro, Zumba instructor, kasi ikaw yung masusunod. Pero sa panahon ngayon, wala na eh. Diba, dito ikaw po yung boss. Diba, like me, diba, ang nangyari. Ayan, nakapag-top 1 pa tayo kasagsagan ng pandemic. Imagine, out of millions front row members, and dyan pa tayo nag-total ng pandemic income, 411,000 pesos. Sarap, diba? Sipin mo pandemic, kasagsagan po yan ng kasagsagan ng lockdown. 'Di ba, yung iba pansinin mo nagrarant at ang dami diyan mga tao, sinisisi ibang tao, sinisisi gobyerno, sinisisi yung presidente. Tandaan mo guys, 'di ba, wala kang ibang sisisihin sa buhay mo eh. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao kesyo ganyan yung buhay mo. 'Di ba, hindi mo pwedeng sisihin yung gobyerno kesyo ganyan yung buhay mo, wala kang makain. Hindi mo pwedeng sisihin yung Duterte kasi mahirap ka. Tandaan mo nung hindi pa president sa Duterte, 'di ba, mahirap naman na yung iba eh. Tama ba? Sino sinisisi? Ibang tao. Tama ba? And I'm very thankful kasi nung nakita ko yung front row, sabi ko, buti na lang, di ba? Kasi siguro kung hindi ko nakita to, malamang sa malamang, isa ako sa nawalan ng trabaho, isa ako sa nagre-reklamo ngayon, isa ako sa naghihintay ng ayuda, di ba? Wala naman masamang tumanggap ng tulong. Ang masama, di ba? Di ba? Ikaw na lagi yung, alam mo, yung tinutulungan. Ito, tanongin ko kayo, ano mas masarap? Ikaw yung tumutulong, ikaw yung tinutulungan. Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung binibigyan? Siyempre, mas masarap pa rin yung tumutulong ka. Di ba? Mas masarap pa rin yung inaabutan ka or mas masarap pa rin yung tumutulong ka. Mas masarap pa rin pag ikaw yung nag-aabot. I mean. Tama? And ito, and yun nga, sama yung sinabi ni Ma'am Ella, di ba, na
2021, so alam naman natin, 1 year na, di ba? More than 1 year na, na, guys, kung hindi ka pa nakakapag-adjust sa situation mo, niisip mo dahil pandemic na, oh, tandaan mo yung situation nandyan yan. Diba? Yung pandemic nandyan na yan eh. Hindi pwedeng yung situation yung mag-adjust para sa'yo. Dapat ikaw yung mag-adjust sa sitwasyon. Tama ba? So, ngayon, kung gusto mo ng bago, di ba? Kasi yung sabi nga, new normal na eh. So, ibig sabihin, you need to do something din na bago. Parang may magbago. Kasi kung wala kang gagawing bago, anong magbabago? Kung ano ka nga, last year, yun at yun ka ulit this year. Kasi wala kang gagawing bago eh. Tama ba? And yun nga, after 2021, ito lang noong February, dun ko na-hit yung first million ko. Diba? Sipin mo, I'm one of the pandemic millionaires club. Iniisip ng ibang tao, pandemic, diba? Babagsak na yung front row, diba? Yung mga taga front row daw, hindi nakikita, malulugi na daw. Pero imagine, kumita pa rin. Diba? And isa po ako sa mga patunay na kahit pandemic, wala po yan sa pandemic. May pandemic man o wala. Kung gusto mo magbago yung buhay mo, kung may pangarap ka, kung may goal ka, diba? Dapat kunin mo. Kasi bakit, tanungin kita, nung wala bang pandemic, kinuha mo ba yung pangarap mo? May ginawa ka bang step para kunin mo yung pangarap mo? Wala naman eh. Diba? Kaya may pandemic man o wala-wala yan sa sitwasyon. Nasa sa'yo yan. Kasi kung ano ka ngayon, yan yung decision mo 5 years ago. Kung ano naman yung gusto mong buhay 5 years from now, 3 years from now, 10 years from now, yun yung gagawin mong decision ngayon. Kaya sabi ko nga kanina, ako nag-decision lang, ikaw make the right decision. Diba? Tama ba? Kasi if you want change, you must, kumbaga, gawa ka talaga ng bago. Diba? So, yan ang masarap dito kasi guys, wala namang sino-sino din dito eh. Dati lang po akong estudyante, ang alam ko lang pumasok, 'di ba? Dati lang po akong estudyante pero sumubok lang dito sa front row pero ngayon nagbago na 'yung buhay. Ito na po 'yung binalik ko sa akin. Ang tanong, sulit po ba? Ang tanong, bawi po ba? Sulit po ba 'yung pinang-ipon ay pinangutang ko? Sulit po ba 'yung sinabi ko kay mama ko na 3 years gagawin ko 'yung front row? Sulit po ba na pinanindigan ko 'yung desisyon ko? At sulit po ba na tinigasan ko 'yung ulo ko? Minsan talaga may advantage din talaga pag matigas 'yung ulo, no? Kasi pag matigas yung ulo mo, 'di ba, wala kang papakinggang tao kundi yung sarili mo. Tama po 'yun, 'di ba? Tandaan mo buhay mo 'yan. 'Di ba? Sabi nga, 'wag mong ipahawak yung lapis mo sa ibang tao. 'Di ba? Kasi bakit pag yung ibang tao hinawakan yung lapis mo, anong mangyayari? It's either isusulat nila ano, maganda o pangit. 'Di ba? Paano pag pangit yung sinulat na buhay mo? 'Di ba? Kaya I advise ikaw yung maghawak ng lapis mo. 'Di ba? Para ikaw yung magsulat ng istorya ng buhay mo. Ang tanong, ano bang gusto mong story ng buhay mo? Pangit ba? O maganda? It's up to you. Diba? Kaya make the right decision. Tama ba? So, yan. Maganda dito, guys. Walang sino. Diba? Kahit sino ka, pwede ka dito, kahit ano ka. Anong past life mo, past background mo, past experience mo. We don't care. What we do care here. Ano ba yung gusto mo in the future? Sabi ko nga, I can assure you, we can assure you, diba? Kung ano yung gusto mo in the future, yun yung gagawin mong decision ngayon. Okay? Kaya yun lang sa akin, make the right decision. Tama ba? And ito, one of my goal, 2021 goal, yan, sobrang sarap kasi, imagine, bata ka, di ba? Tapos pangarap mo, nabibili mo. Di ba? Sabi ko nga, na-hit ko yung, nakuha ko yung first million. So, hindi posible, di ba? Hindi imposible na makuha ko yung second goal ko, which is a sports car, my dream car. Sabi nga, libre na nga lang mangarap eh. Di ba? So, okay lang, pagtawanan ka muna ngayon, pero sabihin natin, 3 months from now, 4 months from now, 5 months from now. Di ba? Sipin mo, kumbaga, ano yung pwedeng mangyari sa'yo talaga dito. So, yan, nababaliw lang ako kasi, alam mo, yun yung tinuro sa akin ng front row eh. Alam mo, yun yung kunin yung mga pangarap mo, di ba? At buhayin yung mga pangarap mo. Kasi ang pangarap, libre na nga lang eh. Ang ibang tao, hindi pa afford. Di ba? Guys, ito, sobrang nakakabaliw kasi, mamaya, ito, actually, itong pangarap ko na to, grabe yung mga mentor ko, guys, spare car lang nila yan, di ba? Pero, mamaya, may good news ako sa iyo. Mamaya, sobrang mamaya. Wait lang. Diba? Then, okay lang ba before I end? Ito nga pala. Pwede nyo kaming stalk. Pwede nyo kaming tignan yung Facebook namin. Diba? Para makita yung mga daily na ginagawa namin sa front row. Daily activities namin. And that's my Facebook account, JR Hidalgo. So, para makita nyo lang guys, ha, ito pinapakita namin to at sa proof. Diba? Proof na totoo talaga kami na tao. Diba? Hindi kami scammer. Hindi kami talaga na... Baka iniisip mo, diba? Eh, ano naman yan eh. Online naman yun, di namin makikilala yan eh. So, pag may mga tanong ka mamaya, di ba, pag nagkalokohan, pwede nyo kaming puntahan, pwede nyo kaming i-chat, di ba, pwede nyo kaming i-post, di ba. So, that's my Facebook account and you can follow me on my Instagram account at JBRZ. So, yan din, para yun nga, pang ano lang, di ba, personal or privacy account lang din. Okay, so yun lang sa akin and before I end,
So hopefully yan, na-inspire ko kayo. Hopefully dito sa mga kasama ko dito or may mga estudyante dito na alam mo yon na inspire ko lang din. And ito, so ayan. Okay, nandito na sila. Sobrang nakaka-excite lang. So hindi ko naman papalagpasin tong opportunity na to, itong araw na to, na kung naalala mo kanina yung mga mentors ko, 'di ba, yung taong tumulong sa akin. Guys, sana kung nakinig kayo sa akin, mas makinig kayo sa kanila kasi wala po ako sa situation ko ngayon, 'di ba? Kung wala po tong taong na mga to. So sobrang nai-excite lang ako, 'di ba, na pakilala sila sa inyo. Papakaway ko lang. 'Di ba? Papakaway ko lang sa inyo yung mga mentors ko, yung mga uplines ko, yung reason bakit sobrang laki ng team, 'di ba? Yung reason bakit sobrang daming kumikita po sa grupo. So pakilala ko na po sa inyo the Millionaire Makers, my mentors, my uplines. Ayan, pakilala ko po Sir Xander Ronald Alex, Sir Jeffril Tamayo, and Sir Perwin Manyalak. Yon, hello. Jubel Magulungan. Yon, hello po sa inyo, sa mga lahat ng viewers right now, mula Luzon, Visayas, Mindanao, kasama international. Tama ang sinabi ni Sir JR, guys. If you want to, sabi niya, if you want to change, you must. Diba? Yun, ito. Welcome po sa front row. Welcome po sa Team Generals. Ma'am Jubes, baka meron ka naman i-share. Ayan, ako. Thank you, Sir JR, ha, sa pag-share sa kanila ng napakagandang opportunity. And gusto ko lang mag-hello sa mga viewers natin right now. Alam nyo, guys, kung isa kayo sa nakapanood ng presentation, I assure you, kaming mga nasa harap ng screen nyo right now, ang mga tutulong sa inyo para kumita ng malaki dito sa team namin, Team Unstoppable Generals. So, yun lang. Maraming salamat, Sir JR, sa presentation. Ay, by the way, bago ko ipasa kay Sir Jeffrey, pakilala pala muna ako, na-excite kasi ako. Yan, I'm Juvel Masilungan Alvarado. Alam nyo, former OFW po ako. So, kung may mga OFW man dito na nakikinig right now, isa po ako sa patunay na nakapag-for good po ako sa Pilipinas sa tulong ng napakagandang opportunity na nakita ko dito sa front row. Imagine, pumatok lang to sa buhay ko, pinagbuksan ko, ginawa ko, trinabaho ko, and ngayon, yan, nasa Pilipinas na ako, di ba? Ito na lang yung ginagawa ko. So, yan, Sir Jeffrey, mo kami sasabihin ka. Yun, hello guys! Hello, welcome sa ating mga front row business partners and front row guests for today. So, yan. So, ipapakilala muna po kung maayos. My name is Jeffril Tamayo po and ako naman po is taga Pampanga. Ang background ko po dati, estudyante, and dati ngayon po ako naging tricycle driver. Kaya ngayon pa lang po sa mga viewers natin for tonight, di ba? Kumbaga, welcome na po sa inyo. Basta ang sa akin lang din po, di ba? Huwag mo na pong papalampasin yung opportunity na to. Kasi unang-una, napakaganda po ng ina-offer ng Fronto, guys. Ang ganda ng company, ang ganda ng products, ang diba, napaka-credible ng owners, kumbaga, ang laki pa ng kitaan, kaya isa po kami sa mga nagbagongin po ang buhay dito. Guys, imagine mo ha, 3,000 plus po yung kumita na million sa company na to. Guys, yung po nakita nyo po ngayon, 5 pa lang po yan. So meaning po talaga, proven and tested po talaga yung company natin. Kumbaga, may resulta po talaga, proven system po. Tapos, ang malapit pa po nito, guys, kami pa po yung makakasama nyo po dito. So, yun lang po, guys. If ever nagagawin yung business, isa po rin ako sa mga tutulong sa inyo. So, yun lang, guys. Ipasok ko po ngayon sa isa rin po sa mga millionaires club po ng company natin, si Sir Perwin Manyalak. Yun. Hello, guys. Kamusta? Magandang hapon sa inyong lahat. So, anyway, ako naman si Perwin, taga Pampanga din, katulad ni Sir Jeff. Pero ang kagandahan dyan, nung na-invite ako dito, hindi ko talaga pinalagpas tong opportunity na to kasi sabi nga palagpasin mo na lahat ng mga magaganda sa mundong to, 'di ba? Lahat ng okasyon, 'wag lang ikakabago ng buhay mo. Kaya sa akin, sa mga nanonood ngayong hapon na to, 'wag niyo papalagpasin, guys. I-grab niyo po agad, 'di ba? Lalo na 'yan nga nagka-pandemic, bumalik ulit yung dating lockdown, may pandemic pa. So para bago matapos tong pandemic, okay ka na, 'di ba? So 'yun lang sa akin. Yan. So and yan sa akin naman, guys, sa mga nanonood ngayon, pakilala ko, I'm Xander, one of the Millionaires Club of Front Row, isa po sa mga tao na nagbago ang buhay dito sa Front Row, and advice sa mga nakikinig ngayon, kumbaga tanggalin mo muna yung duda, 'di ba? Pagdudahan mo kung anong ginagawa mo. Sabi nga right now, 'wag mong pagdudahan yung Front Row.
Bakit? Ang dami pong ano, yung credibility ng ano, owner, 'di ba? Yung quality ng products, credibility ng ano, ng company, 'di ba? And kami po yung mga taong tutulong sa inyo pag ginawa niyo 'tong negosyo 'to. 'Di ba? Hindi mo siya gagawin na mag-isa ka, hindi mo siya gagawin ng ano ka. At hindi lang po ako, ilan po kami dito. Sabi nga eh, pwedeng ako, kung ako naman lang yung nagpakilala o si Sir JR lang po yung nagpakilala, pwedeng sabihin mo nakachambe. Pero isa, dalawa, tatlo, apat, lima, and right now nakapag-build na po tayo ng almost 100 millionaires club under our team. So imagine mo yan, si Ma'am Jubes na OFW, 'di ba? Si Sir Jeff na dating tricycle driver, si Sir Ferwin na ano, dating tambay, si Sir JR na estudyante undergrad. So we have all different ano, magkakaiba kami ng background, si Ma'am Ella undergrad, 'di ba? We have all different background pero iisa lang po ang nangyari sa amin dito sa Front Row, which is naging successful ang buhay namin dito because trinay namin, 'di ba? Because ano, sinubukan namin yung mga bagay-bagay. Sabi nga eh, if you want to change in your life, talagang may gusto mo ng changes, 'di ba? Grab this chance to make a change. And sabi nga ni Sir JR, 'di ba? If you want a change, you must. Sabi niya, totoo naman, hindi, tama naman, di ba? Tama yon guys. So, sa akin, dalawa lang yan eh. Question sa mga nanonood ngayon at makakapanood pa nito. I have two question lagi. Imagine this ha, pag hindi ka ba sumali, may mangyayari. Yun na lang isipin nyo, yan yung dapat itanong mo sa sarili mo. Before we end this one. Di ba? Pag hindi ka ba sumali, may mangyayari. Di ba? Wala din naman. Pag sumali ka kaya, siguro, baka, hindi natin malalaman ng isang bagay hanggang di natin nasusubukan, tama? For example, ito na lang barbecue to. For example, barbecue. Pwede mo ba sabihin yung barbecue dahil nakita mo lang? Sa itsura lang niya, pwede mo sabihin hindi siya masarap. Or kailangan mo muna siyang hawakan, amuyin, tikman, nguyain, lasapin para malaman mo kung masarap ba o hindi yung barbecue. Same as this business po yung point ko. Anong point ko, kapatid? Hindi nyo po masasabing hindi totoo, hindi siya mangyayari sa'yo. Kung hindi mismo, ikaw yung makakasubok. Hindi porket sinabi ng ibang tao sa'yo na keso ganito, keso ganyan, mahilig sa keso, di ba? Eh, hindi mo nasusubukan. Sabi nga, ang isang bagay kailangan mo subukan para malaman mo kung talagang ano sa'yo. Parang ganito lang yan eh, ang ilaw na imbento dahil sinubukang imbentohin ang ilaw. Ang telepono, sinubukang imbentohin. Di ba? Maraming sinasabi na maraming bagay-bagay na imposible na posible na ngayon. Ano yun? Kapatid, could you imagine dati, maraming nagsasabi sa mga tao, hindi daw pwedeng ano, lumutang sa tubig ang bakal. Napaka-imposible daw, pero bakit may barko? Hindi daw pwede lumutang sa hangin ang bakal, bakit may eroplano? At kung may nagsasabi sa inyo right now na hindi na pwede magbago yung buhay nyo, wala pong imposible. Subukan nyo lang po. Diba? Sabi nga, if you want change, you must. Yun yung ano natin doon. Yan yung hashtag natin ngayon sa mga viewer. Diba? And better din na, diba? Unang tanong, wala din naman mangyayari. Diba? Pag sinubukan mo, baka siguro, at least ikaw mismo ang nakaalam na meron nga. Diba? Ikaw mismo. And don't worry, guys. Marami po kami magtutulong-tulong dito. Guys, you can follow us on our Instagram account, like XanderAlex01 ang Instagram ko. And you can follow me on my TikTok. Yan, mag-upload na ako sa TikTok. Yan, XanderAlex14. Diba? And our YouTube account, yan. Please don't forget to like. Jeff, sasabihin mo yung comment. Comment. Yan. Subscribe and hit the notification bell. Dapat mamaya magpa-practice pa kami. First time namin nagsabay-sabay, mamaya gagawin namin yon. So 10 PM, marami pa po kaming kakausapin. Ano point ko? Guys, gumawa ka na ng paraan, gawa mo na ng paraan ngayon. Bakit? 2 PM, mamayang 10 PM po, magaganto ulit kami. So lahat ng mga sasali doon pag naunahan mo, ilalagay po namin sa'yo under your team. So welcome po sa Front Row, welcome po sa Team Generals, Team Unstoppable, and welcome to the good life. Maraming salamat, God bless, and have keep safe and have a good life. Peace. Ciao. Ra! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have
have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going.